gusto nyo ba yung ganito? Yan. Yung Android. Ginawa nating iPhone. iOS 14. Yan. Yan. Kompleto. Meron siyang control. Meron siya ditong mga shortcut sa taas. Yan. So, ganun. Yan kaganda. Itong ating tutorial. So, let's start. Hello, hello mga kabisyo. Welcome back to my channel. So, ididimo ko sa inyo mga kabisyo kung paano natin gawing iOS 14 or iPhone 11 ang inyong cellphone na Android. Iko-convert natin ito. So, mag-i-install lang tayo ng ating software. Libre. Kukuha tayo sa ating Play Store para gawin nating iOS yung ating cellphone. So, yung kukunin natin, gagamitin nating software ay yung iOS 14. So, nakita nyo naman ito mga kabisyo. Itong cellphone ko na to ay Android ito, Samsung S8. So gagawin nating iOS 14, gawin nating iPhone. So tara, samahan niyo na ako, punta tayo sa ating Play Store. Ayan, dito lang tayo sa ating Play Store. So i-type niyo lang yung iOS 14 launcher. Ayan, type niyo dito sa search sa taas. Pagkatapos, meron kayong nakita dito. Ayan. So, yung pipiliin natin ito. Ayan. Yun lang yung pangalawa. Tapos, install lang natin. Ayan. Hantayin lang natin hanggang matapos para makuha nyo. So, huwag nyo i-skip ang video para makuha nyo itong tricks na tinuturo ko sa inyo ng buong buo at magagamit nyo. Lalo-lalo nyo kung mahilig kayo sa iPhone. So, dahil hindi kayo maka-afford, so, yung gawin natin yung Android nyo, gawin natin iPhone, iOS 14. So, halos same lang talaga pag natapos itong ini-install nating application. Papakita ko sa inyo kung paano. Ayan, ito yun natin. Dahil medyo malaki-laki yung files ito. 40.70 MB. So, pagka pwede pa naman ito sa inyong memory ng cellphone nyo, so magagamit nyo ito, pwede nyo ito install. Ayan, antayin lang natin hanggang matapos dahil kuwang kuha nya talaga yung iPhone, yung iOS 14 bago ngayon. Antayin lang natin mga kabisyo, huwag nang mainip para makuha natin itong simpleng tricks at napaka-useful. Sa mga bago lang pala sa channel ko dyan, Ruel TV, huwag nyong kalimutang like, comments, and pakishare na ating videos sa mga kakilala natin para matutuhan din natin ng mga hagdag kaalaman sa ating channel. Paki-subscribe na rin ang aking channel and damay mo na rin ang aking bell button para lagi kang notify pagka nag-upload ako ng mga ganitong videos. So ayan na, nag 100% niya siya. Antayin lang natin dahil nire-review pa itong application na to. Ayan. So pag install kayo nito, depende rin sa mga internet nyo kung gaano kabilis para makuha nyo agad, ma-install agad sa inyong cellphone. So, ayan na nga. Tapos na tayo. So, papakita ko na sa inyo. I-open na natin. Ayan. Click lang natin yan. Ayan, iOS launcher is loading. So, itong gamit natin ay cellphone lang ito. Ayan, pili tayo mamili ng wallpaper na gusto natin. So, may option, i-check nyo lang kung alin dyan. So, ito tayo sa nauna. Subukan natin. Ay, ito sa pangalawa. Parang bet ko yung pangalawa. So, dito na tayo. Ito, cellphone lang gamit natin. Ginamitan ko lang ng mouse para madali. Para makita nyo kung saan nakatutok yung cursor ko. Ayan, dito na tayo sa get started. Click lang yan. Kahit wala kayong ano ha.
issue kahit wala kayong mouse, ito nilagyan ko lang para mas madali yung pag-click-click ko. Ito, allow lang natin yan. Tapos, iOS launcher to take picture and record video, allow nyo lang yan. Ayan, magkakaroon na tayo ng ano niya, control. Tapos, access nyo lang yan. Yan, tapos pupunta ka dito sa iOS launcher. So, allow permission nyo lang yan. Click nyo lang yan dito. Yan. Tapos, allow ulit, access. Yan. Tapos, hanapin natin dito yung application na i-install natin. Tapos, open natin yan. Ito, iOS. Lumampas na pala tayo. Ito, yung iOS. Open na natin yan. Tapos, allow lang. Yan lang kadali. Yan, allow na natin. So, ito na yung magiging tsura niya. So, get started tayo. Click ulit. So, ayan na siya. Ayan. iOS launcher is starting. So, ganun lang kasimple. Tapos, itong may araw-araw na pa down, click nyo lang yan. Sundan nyo lang. Click-click nyo lang yan. Ayan. Click-click nyo lang. Tapos, ayan. Tapos, pag lumabas dito, set nyo lang yan. So, ayan na. So, ayan na mga kabisyo, nakita nyo na ating cellphone. Ayan. So, ganun lang kadali. So, ayan, meron na rin siyang control. Ayan. Ayan, may home button. Ayan. So, pwede mo ilipat-lipat yan. So, ano mga kabisyo, nakita nyo kung gaano ito ka-legit nung tinuturo ko sa inyo. So, ganun. Meron na tayong iOS 14. So, ganun makasimple. Gamit yung ating Android. Ayan. Ayan, meron na rin siyang Safari. Lahat. So, ganun kadali. Tapos, dito sa taas. Ayan. Meron na siyang mga shortcut, home. Nandiyan na lahat. Ayan. Kompleto. Mga plus light niya. So, ito, pwede mo naman pa patlipat yung control niya, pinaka shortcut niya. So, ganun lang kadali itong tutorial na tinuro ko sa inyo mga kabisyo. Quick tutorial lang tayo, within 5 minutes lang, naka-install lang tayo ng ating iOS 14 sa ating Android mobile. So, na-convert na natin, ganun kadali yung ating tricks na tinuturo sa inyo, ganun kasimple. So, kung hindi nyo pa alam to at mahilig kayo sa iPhone, Android lang yung gamit nyo, na hindi kayo makakabili sa mga latest na iPhone ngayon, mga iOS 14 na. So, ito na yung tutorial ko siguro. Kung bago lang kayo sa channel ko, ay para ito sa inyo talaga. So, pwede nyo lang gawin to at sundin. Ganun lang kadali ito. Magkakaroon na tayo ng ganitong software sa ating cellphone. So, ganun lang. So, ano mga kabisyo? Nasundan nyo ba itong simpleng tutorial ko na malinaw na pag-explain ko sa inyo kung paano ito ma-install at kung anong klaseng application? Ito'y libre lang sa ating Play Store. So maraming salamat mga kabisyo sa pag-support sa channel ko. Mega love shout out sa inyong lahat na laging sumusuporta. Keep safe and God bless. Thank you.